Nakaburol ngayon ang 168 taong gulang na lolo sa evacuation center ng Barangay Maoraro Community College, Ginubatan, Albay. Ayon sa anak nito ni si Cyra San Pascual, binawian ng buhay ang kanyang ama nito lamang Hunyo 9 dahil sa karamdaman nito. Kasabay naman ang banta ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Sila ay nakapagdesisyon na lumikas sa evacuation center kasama ang 11 ng kanilang ama. Sa tulong na rin ng lokal na gobyerno ng Ginubatan sa pamumuno ng kanilang mayor, sila ay agara na nadala sa evacuation center at mapag-aalaman na ang kanilang bahay ay nasa 8-kilometer area mula sa paanan ng Bulkang Mayon. Sobra yung hirap kasi kung normal na wala si Papa dito, mahirap na nga. Pero doble ang hirap kasi makikita mo, nandiyan siya, yung mga gagawin pa namin. Mas ano yung galaw namin dito limitado. Kaya sobrang mahirap. Sobra talaga. Kaya sabi namin, kung may ganito talaga mararamdaman, mahirap. Talagang inaano na lang namin na parang iniisip na lang namin normal. Pero kung tutuusin, mahirap. Mahirap sa ganitong sitwasyon. Dagdag niya rin, doble ang hirap na kanilang naranasan ngayon dahil sa pagkawala ng kanyang ama. Mga anak, dapat alagaan talaga, ipakita nyo dun sa mga anak, sa mga magulang, habang buhay pa. Na mahal talaga yung mga magulang kasi pag ito nawala na, iiyak. Paano pa yung iiyak talaga? Totoo yun. Ano pang gagawin ng iiyak kung wala na? Kasabay rin ito, humingi naman ng kaunting tulong ang mga naiwan ng pamilya para sa pangdagdag na gastusin sa pagpapalibing ng kanilang ama. Samantala, ayon naman sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PIVOX, nakataas pa rin sa Alert Level 3 ang Bulkan Mayon. Kaya patuloy pa rin na pinag-iingat ang mga residentes na huwag muna magpumilit na bumalik sa kanilang tirahan na malapit sa danger zone area upang maiwasan ang mga hindi inaasahan na pangyayari. Melchor Bungulto, BH TV News.